Good morning mga ka-emers. Okay, ang ating pag-usapan ay paano maglagay ng ads doon sa ating mga video. So sa mga bagong monetize, hindi kasi yun na automatic lang maglagay ng ads pag na-on natin. So mayroon ding manual. Kailangan lagyan natin ng at least mga 10 ads sa ating video. Kumbaga sa 10 minutes or 8 minutes pataas, pwede natin lagyan manual. Kumbaga tayo mismo maglagay sa laptop. So yun ang ituturo ko sa inyo. I-share ko rin para doon sa mga bago para alam natin doon tayo kikita sa ads, diba? So yun na guys, panoorin nyo. Maglagay ng ads sa video natin. So ganito lang guys, napunta tayo sa YouTube channel. Yan. Sa computer lang kasi pwede maglagay kung click natin ang YouTube. Tapos punta tayo sa channel natin. Yan, channel. Your channel. So, pagka nandun na tayo, punta sa YouTube Studio. Yan. So, yun ang makikita natin sa left side. Makita nyo yung video. So, click nyo. Ngayon, maglagay tayo sa live. Ayan, nakalagay uploads at saka live. So, yung live ang i-click natin. So, makikita na natin yung mga video natin sa live. Ayan, mga LS natin. So, scroll up natin, no? Nalagyan natin yung mga video. Sige. Pipili tayo ng video na lagyan. Example, itong Empowered Consumerism. So, makita nyo yung sign na dollar. I-click nyo lang. Yan na yung lalabas. Ads, type of ads. So, pupunta tayo sa gilid pero makita natin yung yan. Excuse me. So, makita natin itong mid-rolls. Nakikita nyo, i-click natin yun. Pag-click, yan na yung nakikita. So makita natin walang ads, yung isa lang ang ads ng video natin. So yung cursor na yan, yan, pag-click mo punta ka sa taas, add break, click natin. Ayan, nakita nyo mayroon ng lumabas na ito, ads na yan siya. So next natin, lagyan natin ng marami para hindi tayo lugi. Click natin ulit, tapos lagyan natin ng ad break. So, dalawa na. So, lagyan pa rin natin, dagdagan natin para ayan, tatlo. So, kahit mga 10 ad sa isang 40 minutes. Huwag naman masyadong tad-tad kasi ayan, ganun lang, paulit lang. So, kung saan mo ilagay ang ads, ganyan. Yan, saan mo ilagay yung ads. Tapos click mo. Tapos add break. Tapos click mo ulit. Yan. Saan mo ilagay, no? Kung baga pipili ka lang. Pero nakalagay dapat hindi siya mag ilagay mo ano, hindi mag-interrupt doon sa video mo. So, makita nyo yun yung mga guhit-guhit nyo na yung lalabas na ads. So, lagyan pa natin sa gitna. Tapos, click ulit ang ads. So, ganun kasimple. Ngayon, ilagay natin yung continue. Click natin. Tapos, save. Yun, na-save na siya.
Tapos balik tayo sa yung channel videos. Pagbalik natin doon, so i-check natin no kung nakalagay na ba yung ads. Scroll natin saan yung nilagyan natin ng ads na video. Balik natin doon sa ads. Sana yun. Yan, right. Scroll up. Tapos mid-rolls. Ay. Hindi to. Hindi to. Hindi pa to nalagyan. Mali. Sandali lang. Yun, no. Itong empowered consumerism. Ito yung nilagyan natin. So, i-check natin kung ilang ads ang nalagay. So, balik lang, no. Sa dollar sign. Pag-click natin. So, scroll up natin. Yan, hanapin natin mid-rolls. Oh, yan na siya guys. Nakita nyo yung mga guhit-guhit na ano yan na yung ads. Diba? So, pag nag-play sila ng video mo, so, yan yung ads. Kumbaga mayroon ng nakalagay na ads. Medyo marami. Para hindi tayo logi. Kasi, ngayon ko lang to chinik. Ang sa mga LS ko kasi hindi ko nun na-check dati. Ang iba isang ads lang 1 hour, so lugi tayo, di ba? So ganun lang ulit, paulit lang yan. Ilagay pa tayo ng ibang ads, no, sa isa pang video. Tingnan natin. Ay, kasi nalagyan ko na yung iba. Itong empowered consumerism, next natin ito, paano magpalaki ng opo. So ganun lang guys, ang malagyan natin ng mid rolls, nakalagay naman dyan sa ano, malagay natin 8 minutes pataas. Dati 10 minutes, pero ngayon nakalagay 8 minutes, pwede mo nalagyan. So yung mga maiksi na video kagaya nito, isa lang ang ads, diba? Yun lang siya, o isa lang ang ads. Yan. So, lagyan natin ulit. Kasi kumbaga lugi tayo, no, kagaya nito, 20 minutes. Ilang minutes to 28 minutes. Isa lang ang ads, diba? So, ganun lang guys, kadali. Bawat video, isa-isahin natin. Lagyan ng ads. Diba? Kasi sayang. Kasi nagtaka ko, parang ang bagal ko mag ang bagal ng revenue, parang walang nangyari, no? So, ito pala ang sinerge natin paano maglagay ng ads. So, ganun kasimple. Lahat ng video nyo, i-check nyo doon sa mga bago. Mga bagong money. Malamang hindi nyo pa alam para sa inyo to guys. Para matuto tayong maglagay ng ads. So, ganun ulit, no? Ulitin natin ng isang basis pa para madali nyong natutunan. Tapos pa ulit-ulit na lang siya tuwing lagay mo ng ads. Ganun, tuwing mag-upload ka, i-check mo siya dito sa YouTube studio mo. I-check mo yung video at lagyan ng ads. Kasi sa cellphone, kahit i-turn on mo yun automatic, hindi pa rin siya na minsan isa lang ang ads. Ganun. O, diba? Kasi ako na-turn on ko rin lahat. So, naka-dollar sign na. Ganun, save ulit natin. Save changes. Tapos yun, ano na yun siya. Balik ka na sa channel. Check natin yung video, no? Check natin. Paano magparami. Yan. Check natin kung nakalagay na. Kasi siguro rin natin na save natin. Siguro rin natin guys na na-save natin yung changes. Pagkatapos natin ilagay yung ano, kasi i-save natin para nalangin na sa taas. Pag na-save na natin, so, ibig sabihin naka, ito. Ibig sabihin naka, ano na siya. Na, lalabas na yung mga ads mo doon sa video. Kasi minsan, di natin na-save, so wala rin. I-sure natin na na-save, tapos i-check. O, yan na siya, no? Nakikita nyo.
ilang ads yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 na ads sa isang video, hindi ka nalugi, no? Kung may manood sa ano mo. So, i-discharge na natin ang ano kasi na-save na yan. So, ganun lang. Tapos, balik natin sa channel. So, kung uploads naman, ang pag-upload o ganun, diba may nakikita ka dyan live, ito live upload. So, ganun lang din ang proseso. Paglagyan mo ng ano, kagaya nyan, 27 minutes, so click mo lang din yung dollar sign. Pagkatapos, doon, no, tingnan mo rin yung mid-rolls. Sa mid-rolls nyo na, yan, mid-rolls, tapos click, yun, mayroon ng ano, nalagyan ko na yan siya. Ganyan ang pag-check mo din, i-check mo rin kung nalagyan mo o hindi, diba? So, sana may natutunan kayo sa, para sa susunod pang mga tutorial. Pag-like, subscribe, and hit the bell. Maraming salamat at saka sana lahat tayo ma-hit natin yung goals natin. God bless everyone. Maraming salamat. Sana natuto kayo. At sana nasundan nyo yung konting video at magamit nyo sa mga channel nyo. Maraming salamat at good luck sa ating lahat. Stay safe everyone.